Tigil at mapagpala namin, Ama, ang Diyos ang banal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, pinakamamahalagang Jesucristo. Minsan ang pahamahal, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kami nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa araw nito, dakilang Diyos, sa pagpapala na amin natanggap, mahal na Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay, mag-isa napakatamis mong banal na presensya, patuloy yung pinapadama sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa bawat ito yung banal gawain, pinagpalat din ng isaan, mahal na Panginoon. Nato kami sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita, ngunit bago lahat, kami nagpapakumbaba, uminang kaabagan, lalo pong inyong lingkod sa pagkasaga ng akin, wala akong magagawa. Ikaw lang pong aking git at inaasahan, mahal na Panginoon, maglagay sa akin mga labi ng mga katagal, maging pagpapala sa lahat na makikinig. Pinakamamahal na Panginoon, langisan mo po iyong mga banal na salita at sa unang pagluhod, panalangin yung banal na propeta, aming minamahal, ginigalang mga pastor, Will De Estrada Almeda. Sama-sama naming sinasaway, pinapalaya sa lahat ng gawa ng kaaway at lang pag-alinlangan. Cast out in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang mga Panginoon. Tayo po ay makabalik na po sa ating mga upuan. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, pagpaparangal, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon at tayo pinagpapaabot ng doble pong pagbati, paggalang, pagrespeto sa ating minamahal at ginigalang beloved assistant pastor. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Buri natin mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Hallelujah, tayo pinagpapaabot mga minamahal ng pagbati. Hallelujah, na magandang hapon po sa ating minamahal ginigalang mga pastor, Will De Estrada Almeda, the entire prophet of our loving God, at yun po sa beloved Almeda children, Almeda family, sa lahat po ng ating mga manggagawa, sa basta ng ating dakilang Diyos, at patuloy po nating sinasariwa, inalaala, at hindi natin malilimutan pinagpalang turo, sakdal na limbawa, na iniwan sa atin ng ating beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeda, ating beloved Mama Dear, sa lahat po ng ating mga awit, manunugtog, sa lahat po ng ating mga kapatiran, sa ating mga Facebook Live viewers, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Puri natin mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ay magbukas ng ating mga banal na Biblia. Hallelujah. 1 John chapter 5 verse 3. At ihanda po ang John chapter 8 verse 47. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Juan 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Sabi ng banal na salita ng ating dakilang Diyos, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Amen? Everybody say praise the Lord. Ako saan, mga minamahal, kung ating iniibig ang ating dakilang Diyos, kung ating pong minamahal ang ating mahal na Panginoon, ay ating pong gaganapin ang mga pinag-uutos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ating susundin ang palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga minamahal, kahit nasabihin mong mahirap, pero nais mong purihin dahil sinasabi mong iniibig mong mahal na Panginoon, kaya ang utos ng Diyos ay magaang sa iyo dahil gusto mong ganapin at dahil iniibig mo ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, dahil iniibig natin ang mahal na Panginoon, sinabi ng Biblia, tandaan natin, mga minamahal, kung tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, dahil dito sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon, dito natin mapapakinggan yung dapat nating gawin bilang pagsunod o bilang pagtupad o bilang isang anak ng mahal na Panginoon na nasa loob ng tunay na banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dahil sabi nga, hindi lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit, kundi ang mga gumagawa at tumutupad ng utos ng Diyos
ang pakikinig ng salita ng Malapanginoon, ito po ay isang tungkulin ng Kristiyano na dapat nating ganapin upang mapakinggan natin ang Word of God, upang malaman natin kung anong gustong ituro o gustong sabihin iparating ng Malapanginoon sa atin. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, nasa salita ng ating Malapanginoon. Praise the Lord. Basahin po natin, praise the Lord. Dito po sa 1:8-47 ang talata. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Hallelujah. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Palakpakan natin ang Malapanginoon. Lahat bang sabi ng praise the Lord? Praise the Lord! Ang sabi ng salita ng ating Malapanginoon, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Amen? So napakaliwanag mga minamahal, he that is of God, heareth God's words. Yet therefore hear them not because ye are not of God. Mga minamahal, kapag hindi ka nakikinig ng salita ng Malapanginoon, ibig sabihin at nagpapatunay lang yan na wala kang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. Sa panahon natin ngayon, mga minamahal, ang buhay ng tao, mga minamahal, ay napapahamak, napapariwara, mga minamahal. Pero ang tunay na umiibig sa mga Panginoon, dumirinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Bakit tayo umiibig sa mga Panginoon? Bakit dinidinig natin ang salita ng mga Panginoon? Bakit pag nasagawain tayo ng ating dakilang Diyos, naroon ang pagsisikap natin na masunod, maganap ang kalooban ng mga Panginoon, madama ang presensya ng mga Panginoon, dahil tayo ay sa Diyos. Amen. Sabi ng Biblia, tayo dumirinig ng salita ng Malapanginoon sapagkat tayo ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil iniibig natin ang ating dakilang Diyos, so tinutupad natin at pinapakinggan natin ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kung pag-uusapan mga minamahal ang pag-ibig, talagang nariyan, mga minamahal. Sabi nga, ibigin mo ang kapwa mo na buong puso mo, buong isip, buong lakas. Unang-unang, Malapanginoon, iibigin mo. Pangalawa, ang kapwa mo, mga minamahal. Kung tayo po ay nasasalibutan, mga minamahal, napakahirap sabihin na iniibig mo ang kapwa mo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. O sa isang mag-asawa, mga minamahal, hindi mo masasabing mahal mo siya. Minsan nga, mga minamahal eh, kapag harap-harapan, hindi mo masabi, mahal mo, mahal kita. Yung iba po, dinadaan pa sa text, dinadaan pa sa message, mga minamahal. Ang iba, mga minamahal, sa panahon natin ngayon, sa social media, idinadaan na lang, mga minamahal, sa my day. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ang iba, mga minamahal, para lang masabi na siya iniibig ng kanya pong minamahal, ang sinasabi na lang, hindi na ibinapakita, hindi showy, mga minamahal ang ginagawa, bumibili na lang ng mga regalo, chocolate, pagkain, mga minamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Minsan nga sinabi ng mga sasalibutan, nakita nila, nagmamahalan. Sabi nila, walang forever. Amen. Pero sa ating mahal na Panginoon, hindi lang basta-basta ipinaramdam ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi lang basta-basta ipinakita ng mahal na Panginoon. Bagkus ipinadama, ipinakita, ipinaramdam sa atin ng mahal na Panginoon na kanyang napakalaking pag-ibig, bagamat tayo'y makasalanan, mga minamahal, siya'y bumaba sa langit. Mula sa langit siya'y bumaba sa lupa, nagkatawang tao, upang ano? Upang iparamdam sa atin na ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, kahit kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ipapakita niya sa atin dahil ganon ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin. Amen! Everybody say praise the Lord! Hindi na ipinakita sa my day, mga minamahal. Hindi pinakita sa text, sa message, mga minamahal. Hindi doon pinakita, mga minamahal. Amen! Bakos mismong Diyos, nagkatawang tao para iparamdam sa mga tao na mga bagamat makasalanan, inibig tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen.
Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Minsan tayo umiibig, mga minamahal. Akala natin, siya na yung forever, mga minamahal. Siya na yung katapusan, mga minamahal. O siya na yung kasama natin habang buhay. Pero lumipas ang panahon, lumipas ang araw, mga minamahal. Unti-unting nawala yung sinasabing pag-ibig. O yung sinasabing pagmamahal, mga minamahal. Amen? Pero sabi nga, in its perfect time. Amen? Sa tamang panahon, darating ang tunay na pag-ibig natin, mga minamahal. Ipaparamdam ng Diyos sa atin, yung ating makakasama habang buhay, mga minamahal. Mismo ang Diyos ang magbibigay sa atin. Makakasama natin siya hanggang sa magbabalik ng Malapanginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang mga raming na nagpapatotoo, mga minamahal, hanggang ngayon, single pa rin sila, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Eh, mas maganda po talaga pag ikaw ay single na naglilingkod sa Malapanginoon. Wala kang iniisip, kundi ikaw lang. At ang Malapanginoon, dahil pag may pamilya ka, mga minamahal, nahahati, mga minamahal eh. Amen? Pero wag nating kalimutan yung tunay nating pag-ibig sa mahal na Panginoon. Amen? Kung iniibig natin ang asawa natin, iniibig natin ang wife or husband natin, mga minamahal, iniibig natin ang kapwa natin, iniibig natin ang kapwa natin mananampalataya. Igit sa lahat, huwag nating kalimutan ibigin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil pag pinakita natin ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, tandaan po natin, ipaparamdam ng Diyos ang kanyang tunay na pagmamahal sa atin. Mararamdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Mararamdaman natin ang kagalakan, ang kapayapaan sa puso't isipan. Kahit ikahus ang ating buhay, mga minamahal. Kahit narito tayo salat sa buhay, mga minamahal. Pero pag nararamdaman natin ang tunay na pag-ibig sa mahal na Panginoon, hallelujah, kahit na mahirap tayo sa lupa, mga minamahal, kahit mahirap tayo sa ibabaw ng lupa sa mundong ito, tayo naman po ay pinagpala dahil sa laki ng pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Pag ang kapatid mo o ang umaaway sa'yo, hindi mo mahal, ikaw ay Kristiyano na, wala kang pag-ibig na tunay sa Diyos. Bakit, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, mga makasalanan ang kanyang inibig? Amen? Yung mga gumagawa ng kasalanan, gumagawa ng kamalian, gumagawa ng hindi pagsamba, yun ang inibig ng Malapanginoon. Katulad natin na dati hindi naniniwala sa salita ng Malapanginoon, hindi natin alam ang tunay na pag-ibig. Pero nung napakinggan natin ang pangangaral ng propeta ng Diyos, ating minamahal ginigala mga pastor, Willie Estrada, Almeida, the end time prophet of our loving God, napakinggan natin na dapat pala ibigin natin ang mahal na Panginoon dahil ang Diyos ay merong tunay na pag-ibig sa atin. Amen. Praise the Lord. Kaya nga dito, mga man, itinuturo sa gawain ng mahal na Panginoon, kapag may umaapi sa'yo, may umaalimura sa'yo, may umuusig, may naninira sa'yo, ibigin mo pa rin siya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. E sa salimutan, ganun, mga minamahal eh. Kapag galit ka talaga. Amen. Pag kaaway mo talaga. Pero sa gawain ng mahal na Panginoon, yung mga... Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Palakpakan natin ng malakas ang Malapanginoon. Finally, brethren, be strong in the Lord in the power of His might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Amen. Sa katapus-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Amen. So hindi tayo sa tao magpapalakas, mga minamahal, kundi sinabi ng Biblia, magpakalakas tayo sa ating dakilang Diyos. Sabi diyan, magpakalakas kayo sa Panginoon. Amen. Hindi sinabi ng Biblia, magpakalakas kayo sa kapwa ninyo. Hindi yun ang sinabi ng mahal na Panginoon. Ang sinabi ng salita ng Diyos sa mga taga-Epeso, mga minamahal, magpakalakas kayo sa Panginoon. Amen! Magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kanyang kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Ano yung kapangyarihan ng kalakasan ng mahal na Panginoon sa atin? Pag nararamdaman natin ang presensya ng Diyos,
kahit mahina tayo, kahit nanghihina ang pananampalataya natin, lumalakas ang pananampalataya. Nagkakaroon tayo ng 100% na paniniwala at pananampalataya na sa Diyos ay merong tunay na kalakasan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kahit na bumilang tayo ng taon sa paglilingkod sa malabang noon, pag sa loob ng napakahabang taon, at di minsan hindi natin naramdaman, o hindi natin sinikap na madama ang presensya ng malapag noon. Mga minamahal, ang buhay natin, tandaan po natin, walang kalakasan. Amen. Walang pagpapala. Kaya sabihin natin, sumasagal ang buhay natin, wala pa rin pagpapala. Mga minamahal, bakit? Unang-unang, kailangan mo pag nasagawain ka ng malapang sa tunay na banalagawain ng Diyos, kailangan every seconds ng buhay mo, every minute, every hour, every day, every month, every year ng buhay mo, araw-araw, lagi mong nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga makapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. 11, magbis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi, ibis natin. Amen. Ang kagayakan, sabi niya, put on the whole armor of God. Amen? Sapagkat yun ang sandata natin. Yun mga minamahal, ang ibibis natin, mga minamahal, upang pag nakita sa atin yung whole armor of God, yung kagalakan ng malapang noon, kagayakan ng malapang noon, hallelujah, mga minamahal, kahit si Satanas, kahit ang demonyo, mga minamahal, hindi tayo magagapi, hindi tayo may da-down, hindi tayo may babagsak sa pananampalataya natin sa malapag noon, dahil tayo nagpapakalakas sa ating malapag noon. Ito ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin. Dapat ibibis natin si Kristo at siyang makikita sa atin para kahit ang kaaway ng Diyos, si Satanas mismo, hindi magtatagumpay sa atin dahil nasa atin ang tunay na pag-ibig ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Dahil ipapakita ng kaaway ng demonyo sa Satanas sa iyo, mga minamahal. Ayan. Yan ang umuusik sa iyo. Yan ang kumukutya sa iyo. Yan ang naninira sa iyo. Sige, patulan mo siya. Awayin mo din siya. Hindi yon ang full armor of God. Hindi yon ang pag-ibig ng mahal na Panginoon na sa tunay na anak ng Diyos. Ang nasa tunay na anak ng mahal na Panginoon, kahit ang bulong ng kaaway nandiyan, nandiyan ang pag-rebuke mo ng in Jesus name. Hallelujah, Satanas, umalis ka sa isipan ko. Ang ipapasukin natin sa isip natin, mahalin natin ang umuusig sa atin. Mahalin natin ang kumukutya sa atin. Mahalin natin ang naninira sa atin. Yan ang pag-ibig ng Diyos para magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. Pag hindi mo inibig ang kapwa mo, pag hindi mo inibig ang tunay na kapatid mo sa pananampalataya. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Palapakan natin ang malabang noon. Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and the great commandments. Amen. Amen. Ito ang pinakaunang utos at dakilang unang utos ng mahal na Panginoon. Amen. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Amen. Dahil pag ikaw ay umiibig sa mahal na Panginoon, ikaw ay umiibig ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip sa mahal na Panginoon, ang nasa isip mo, ang mapalugdan at mapapurihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. At hindi mo hakayaang makapasok ang negatibo sa isipan mo, mga minamahal. Amen. O yung mga gawa ng kaaway na negatibo na nakikita mo, hindi yan ang makikita mo. Bakit, mga minamahal? Love the Lord. Minamahal mo ang mahal na Panginoon ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Amen? Sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, wala ka ng ibang iniisip,
kundi ang mapapurihan, mapasalamatan, mapaglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalakpakan natin naman na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, sa Diyos, pag ikaw ay umibig sa mala Panginoon, may forever. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabi nga, pag ikaw ay na first love sa mala Panginoon, talagang sinasabi mo, hanggang kamatayan, mamahalin mong Diyos. Dahil alam mo, may forever sa mala Panginoon eh. Pero sa kapwa mo, iniibig mo siya. After a day, after a week, after a month, after a year, iwanan ka niya. Kaya sabi ng salibutan, walang forever. Pero mali sila. Pag ikaw ay naglilingkod sa mala Panginoon, iniibig mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip mo. Kahit wala na sa'yo, basta meron kang Diyos, may forever ka sa mahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Kaya yung mga single, mga minamahal, napakapalad nila, napakaswerte nila eh. Wala silang ibang iniisip na mahalin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga Kristiyano po ah, hindi sa sanlibutan, sa mga nasa loob ng bahay, samba ng mala Panginoon, yung mga nakakilala sa mala Panginoon, kaya yung iba ayaw mag-asawa, mga minmal, bakit? Dahil ayaw nilang mahati yung pag-ibig nila sa mala Panginoon. Tama ba? Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ng mala Panginoon. Kaya mabuti ang maglingkod sa mala Panginoon. Everybody, praise the Lord. Praise the Lord! Dahil pag nasaktan ka, sa tao wala kang malapitan. Minsan pa nga, mga minamahal eh, yung nanakit sa'yo, tapos humingi ka ng tulong sa kapwa mo, negatibo ang sasabihin nila. Amen? Advisan ka nila, pero minsan, imbis na mapabuti ka, napapasama ka palalo. Amen? Pero pag nasaktan ka, at nasa tulay na panalagawain ka ng mala Panginoon, huwag kang umasa sa tao. Doon ka sa mala Panginoon, humingi ng tulong. Sigurado, i-comfort ka ng mahal na Panginoon. Amen? Bakit po i-comfort ka ng mala Panginoon? Iisipin mo, sasabihin ng mala Panginoon sa'yo, sabi ko naman kasi sa'yo anak, ako lang ang mahalin mo. Bakit? Pag minahal mo ang mala Panginoon, lahat ng wala sa'yo, kukumpletuhin ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Sasabihin pa ng mala Panginoon sa'yo, anak, ako na ngayon nagmamahal sa'yo eh. Magkakalap ka pa ng iba. Amen? Everybody say, praise the Lord! Kaya kung meron kang isang kabiyak sa buhay, meron kang kinakasama sa buhay, pasalamatan mo sa mala Panginoon yan. Dahil ang pag-ibig mo sa Diyos, nakita niya na bukal sa puso mo na iniibig mo ang mala Panginoon, kaya binigyan ka ng mala Panginoon ng karapat-dapat na makasama mo habang buhay. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Dahil sa lupa po, ang mga mag-asawa, walang forever yan. Pag dumating ang kamatayan, maghihiwalay sila. Amen. Pero sa mala Panginoon, sa mabuhay o sa mamatay, kaya naglilingkod sa mala Panginoon, ang forever mo doon, makakasama mo, ang tunay na nagmamahal sa iyo, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa langit. Palapakan natin ang mala Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Basahin po natin 2 Corinthians chapter 12, chapter 12 verse 9 and 10. At Romans chapter 12 verse 11 to 12. Dito po sa ikalawang Korinto, 12-9 hanggang 10 na talata, hallelujah, praise God. At siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging sakdal sa kahinaan. Hallelujah. Kaya't bagkus akong magmapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Jesus, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig,
sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Palapakan natin ang malapang Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tignan niyo po ang salita ng ating mahal. Napakalinaw, mga minamahal. Sabi ng Biblia, mga minamahal. Hallelujah. Sabi diyan, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga, ako'y nagagalak sa mga kahinaan, palapakan natin ang malapag noon, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo. Sapagkat pag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Amen? Everybody say praise the Lord. Sabi diyan, mga minamahal, sa kahinaan, sa pagkaapi, sa pangangailangan, sa pagkakausig, sa paghihinagpis. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Dahil minsan, pag ikaw iniwan ng iyong mahal, grabe ang paghihinagpis mo. Amen. Iniisip mo pa nga, mga minamahal, ayoko nang mabuhay. Amen. Pero sabi ng Biblia, kung saan ka nagiging mahina, doon ka dapat maging malakas. Bakit kailangan doon ka maging malakas? Dahil sabi ng Mahal na Panginoon, sapat ang biyaya ng Mahal na Panginoon sa atin, yung kanyang kapangyarihan, nagpapasakdal sa ating kahinaan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya kahit iniwan ka ng mahal mo, pinabayaan ka, mga minamahal, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Mahal na Panginoon. Huwag mo siyang tignan. Huwag mo tignan yung mga bagay na negatibo. Huwag mo tignan. Nako, mga minamahal. Hallelujah. Kung titignan mo mga negatibo, mawawala ka sa paglilingkod sa Mahal na Panginoon. Pero kung titignan mo, kahit nanghihina ka, kahit may hinagpis ka, kahit may kalungkutan ka, diyan ka makina. Pero pag inisip mo, inaalaala mo ang kabutihan ng Mahal na Panginoon, maiisip mo, meron palang Diyos na nagmamahal sa akin. At natin ang Diyos na babautismo tayo sa tubig sa pangalan ng ating Mahal na Panginoon at nagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Mahal na Panginoon. Araw-araw, bawat oras ng banal na gawain ng Mahal na Panginoon, Merkules, Benes at Linggo, nagsisikap ka na nagpupuri sa Mahal na Panginoon, nararamdaman mo presensya ng Mahal na Panginoon, nakukompleto ang araw mo sa paglilingkod mo sa Mahal na Panginoon dahil taglay mo ang presensya ng Diyos, taglay mo ang kapangyarihan ng Mahal na Panginoon, taglay mo ang tunay na pag-ibig ng Mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dahil nung unang pag-ibig mo sa Mahal na Panginoon, ayaw mong umupo sa pinakalikod. Amen. Praise the Lord. Nung ikaw ay nakatanggap ng tunay na pagpapala sa Mahal na Panginoon, tunay na kagalingan. At Mahal na Panginoon, pinagaling mo ang anak ko, binago mo buhay namin. Pero nung tumagal na, mga minamahal, wala na, nandun na sa likod, mga minamahal. Dati, mga minamahal, nung unang pag-ibig mo sa Mahal na Panginoon, ayaw mo nang may kakwentuhan, ayaw mo nang may kausap. Gusto mo pala sa gawain ka, Mahal na Panginoon, nakasentro puso at isip mo sa Mahal na Panginoon. Praise the Lord! Pero ngayon, mga minamahal, dahil minsan nakalimutan mo ng pag-ibig mo sa Diyos, pag nagpupuri, dati nakataas ang kamay, talagang todong daas ang kamay, umiyak pa talaga. Ngayon, mga minamahal, yung kamay, mababa na lang, ganyan na lang. Tapos dati, masiglang nagpupuri. Ngayon, mga minamahal, balikat na lang gumagalaw. Mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, unang talata natin, ang tunay nating pag-ibig sa Diyos, ganapin, sundin ang kalooban ng Mahal na Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord! Sabi ko nga, mga minamahal, nung una tayo nakakilala sa Mahal na Panginoon, nakatanggap na tayo ng pagpapala sa Mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Pag nagpapatotoo nga, mga minamahal, talagang naroon, umiiyak. Graming pagpapasalamat sa Diyos. Dahil yung kanyang anak, yung kanyang loved ones, mismo sa buhay niya, sa kanyang sarili, pinagaling siya ng Mahal na Panginoon. Hanapin natin yung una nating pag-ibig sa Mahal na Panginoon, mga minamahal.
Amen. Ano ba yung pag-ibig natin sa mga Panginoon? Hanggang dito lang ba sa lupa, mga minamahal? O habang may lakas lang ba tayo? O habang tayo lamang ba'y nakakadalo sa gawain ng mga Panginoon? Yun lang ba ang pag-ibig natin sa mga Panginoon? O ang pag-ibig natin sa ating dakilang Diyos? Kahit nangihina tayo, kahit naroon nakapag... 11 ang talata hanggang 12. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapigatian, magmatyagain sa pananalangin. Palakpakan po natin ang mga Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Ang sabi ng salita ng mga Panginoon, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Amen! Praise the Lord! Sabi niyan, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin. Amen! Praise the Lord! Dahil kung ito'y ating ginagawa, mga minamahal, isang tiyak na bagay, yung first love natin sa mahal na Panginoon, hindi mawawala. Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Kahit na ang buhay natin, may konting kasaganahan, huwag natin kalimutan na mahalin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo may sagana at pinagpapala, mga minamahal, huwag natin kalimutan ang pagmamahal natin sa mahal na Panginoon. Kung tayo may hikahos sa buhay natin, sabi nga, isang kahig, isang tuka, mga minamahal, dahil tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, huwag natin kalimutan ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil tandaan natin, hindi titignan ng Diyos kung marami kang naibigay sa gawain. Hindi titignan ng mahal na Panginoon kung marami ka nang nagawa. Amen. Ang titignan ng mga Panginoon, yung puso mo na tunay na umiibig at sumusunod sa kanyang mga utos. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Hindi titignan ng mga Panginoon, lagi kang present sa gawain. Sabi nga, present ang body, mentally absent. Amen. Nasa gawain ka, present ang katawan mo, pero ang isip mo lumilipad. Ang tunay na pag-ibig sa mga Panginoon, hindi titignan ng Diyos yung kahirapan mo. Hindi titignan ng mahal na Panginoon, umayaman, marangya ka. Hindi po yun ang titignan ng mahal na Panginoon. Ang titignan ng mahal na Panginoon, kung paano ka sumusunod sa kanyang mga utos. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Eh, marami nagsasabi, bigay naman ako ng bigay. Eh, bigay ka ng bigay, tanggap ka naman ng tanggap. Amen! Praise the Lord! Sabi mo, puri ka ng puri sa mahal na Panginoon, palakpak ka ng palakpak sa mahal na Panginoon. Tanggap ka naman ng tanggap ng pagpapala. Bakit? The more you praise the Lord always give the blessing. Amen? Lagi magbibigay ang mahal na Panginoon eh. Kahit masyari nga, nakakalimot ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, pinagpapala ka pa rin ng mahal na Panginoon eh. How much more? Kung ginagawa mo, tinutupad mo ang utos ng mahal na Panginoon, dahil mahal mo ang mahal na Panginoon, kaya ito ka. Ito po tayo, ginaganap natin at sinusunod ang mga utos ng mahal na Panginoon sapagkat ang utos ng Diyos ay hindi mabibigat. Di ba po? Napakagaan, mga minamahal. Amen? Praise the Lord! Di ba po? Napakagaan kapag sinusunod mong kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Pag ayaw mo sumunod, mabigat talaga, mga minamahal. Praise the Lord! Pag sinabing, palapakan natin ang mahal na Panginoon! Dahil ang pinapalapakan natin ang ating dakilang Diyos. Sabi, praise the Lord! Diba po, napakagaan, mga minamahal. Praise the Lord! Pero pag hindi mo mahal ng Diyos, kahit pumalakpak, sabihin pumalakpak, magsabi ng praise the Lord, hindi ka malang makapalakpak, hindi ka malang makapag-praise the Lord. Oh, mga minamahal. Tapos sasabihin natin, iniibig natin ang mahal na Panginoon. Dahil ang tunay na umiibig sa mahal na Panginoon, lahat
na nasa loob ng gawain ng mga Panginoon, kung ano yung ating ginagawa sa loob ng bahay-sambahan ng Diyos, sinusunod natin at ginagawa natin dahil yan ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ng mga Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Sabi nga, kahit mainit ng amin na mali, pero higit na, mas mainit yung pananampalataya natin, yung paglilingkod natin sa mga Panginoon. Dahil ang dulo nito, langit at buhay na walang hanggan. Palapakan natin ng mga Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Basahin natin, huling talata, Exodus chapter 14, verse 14. Sa aklat ng Exodus 14, ang talata po ay 14 rin. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Palapakan natin ang mga Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Kaya sabi ko mga minamal kanina, kung iniibig natin ang mga Panginoon, ng buong puso natin, buong lakas, buong kaluluwa natin, pag-iisip, hindi tayo mangangamba, mga minamal. Amen? Kahit andyan ang pag-uusig, nandiyan ang mga karamdaman, problema, nandiyan yung mga nananakit sa atin. Sabi ng Biblia, "The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace." Amen. Amen. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon, at kayo'y tatahimik. Praise the Lord. Kaya grabe ang pagmamahal ng mga Panginoon sa atin. Amen. Praise the Lord. Mismo sinabi ng mga Panginoon, anak, huwag ka nang mangamba. Anak, huwag kang matakot. Anak, huwag kang mag-isip na natalikod. Anak, huwag ka nang babalik pa sa yung ginagawang hindi kaaya-aya sa aking kalooban. Tatahimik ka na lang. Ako nang bahala sa iyo. Ipakikipaglaban kita. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Kaya sabi nga, mga minamahal, kahit na ibigay natin ang puso, lakas, isip natin sa mahal na Panginoon, ang buhay natin taglay, ibigay natin sa mahal na Panginoon, kulang pa na pambayad sa pag-ibig ng mahal na Panginoon. Amen. Pero dahil tayo umiibig sa mahal na Panginoon, kahit napakahirap ganapin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, minsan nahirapan tayong sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon, pero dahil meron tayong napakalaking pag-ibig sa mahal na Panginoon, kaya sa bawat araw ng gawain ng mahal na Panginoon, nagsisikap tayo sa pagpupuri natin sa mahal na Panginoon. Kalakip ng ating awitin, mga minamahal, ang madama, ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kaya sabi ng awitin, mga minamahal, kung meron lamang tayong 1,000 buhay, mga minamahal, hindi natin ipagkakait, ibibigay natin sa mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord! Kung meron tayong isang buhay na taglay, hindi natin ipagkakait sa mahal na Panginoon. Kahit 1,000 buhay meron tayo, hindi natin ipagkakait dahil merong Diyos na nagmahal sa atin. Amen? Kung iniibig natin ang mahal na Panginoon, ibigay natin ang ating buong lakas, ating buong buhay, puso, kaluluwa sa mahal na Panginoon. Dahil pag ito'y ating ginawa, pag ito'y ating patuloy na ginaganap at ginagawa ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, hindi manlalamig ang pananampalataya natin, mga minamahal. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng banal na salita ng mahal na Panginoon, para lalong maningas ang ating pag-ibig sa mahal na Panginoon, lagi nating alalahanin, huwag po nating papatayin ang ningas ng Espiritu ng Diyos sa atin. Dahil ang Espiritu ng Diyos, ang ningas ng Espiritu sa atin ng mahal na Panginoon. Yan po yung tunay na pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin. Kahit nagkakamali tayo, nagkukulang tayo, pag naramdaman natin ang presensya ng Diyos, masasabi natin, salamat, mahal na Panginoon. Mahal mo pa rin ako. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, di pagkakait lahat sa'yo'y bibigay. Paman sa aking nag-iisang taglay,
ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat lang, hindi napapagal sa pag-agon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Hallelujah! Kung mayroon lamang akong salibong buhay, di pagkakait lahat sa'yo'y bibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi mapapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong tingin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alo, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatagay kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Hallelujah! Wagas na pagsantay. Hallelujah! Kalakip ng awitin. Purihin ang mga Panginoon. Napakagandang awitin, mga minamahal. Hallelujah! Halimbawa ng mga Panginoon. Ang ating pag-ibig sa mahal na Panginoon, kaya ng dagat na hindi tumitigil sa pag-alon, mga minamahal. Kaya ng pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, hindi tumitigil, mga minamahal. Araw-araw, bago ng bago, ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Kung noon, matapis lang. Ngayon, patapis na pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Wagas na hallelujah! 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 Kalakip na awit. Hallelujah! Hallelujah! Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong tingin, kalakit ng awitin. Bago tayo magpatuloy sa pagpapuri natin sa mga napaginoon, mga minamahal, napakabuti ng dakilang Diyos. Napakalaki ng pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kung tayo po na naglilingkod sa mahal na Panginoon, huwag natin tignan o huwag natin antayin ang pag-ibig ng kapwa natin, mga minamahal. Huwag natin ibigin o ang sino man, huwag natin antayin ang pag-ibig na darating sa buhay natin. Dahil ang pag-ibig ng Diyos matagal na dumating sa buhay natin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Mas lalo natin ibigin ang mahal na Panginoon. Mas lalo natin sundin kalapin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Tandaan natin kahit wala sa atin, basta meron tayong Diyos na umibig sa atin. Ang hindi kompleto sa tao sa salibutan, ang nasa atin, Diyos ang kukompleto niyan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dahil kung sa tao tayo aasa,
tao ang iibigin natin, maaari masaktan tayo, mga minamahal. Maaari tayo mabigo, mga minamahal. Pero ang Diyos ang ibigin natin, kahit kailan, hindi tayo iiwan, hindi tayo bibiguin ng malabag noon, mas lalong mamagaling tayo ng malabag noon, dahil alam ng Diyos, mas lalo din natin siyang minamahal. Kaya mga minamahal, sabi ng awitin, kalakit ng awitin, mga minamahal, wagas na pagsinta, wagas na pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. May kalakip na awitin, at sa awitin ito, mga minamahal, na magpupuri sa mahal na Panginoon. Anyayakan natin, damin natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Damin natin palagi ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Tandaan natin, kung ang Diyos hindi tayo umibig, hindi tayo inibig, hindi tayo matututong umibig sa kapwa natin. Hindi tayo matututong umibig, mga minamahal. Pero dahil Diyos mismo ang nagsabi, tayo inibig ng mahal na Panginoon. Kaya walang dahilan para hindi tayo umibig sa mahal na Panginoon. Awitan natin ng mahal na Panginoon. Patuloy natin purihin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon natatangin kayamanan kong ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip na gawitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon natatangin kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ay sa'yo magmamahal. Sa halabang panahon gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa kaya ng dagat na hindi napapagal. Halleluya! Mahal na Panginoon! Ito dahil sabi pala din sa'yo. Ang pag-ibig namin, itibat at sabos! Mahal na Panginoon, natatangin kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas sa pagsintay iyong tingin, kalakip na gawitin. Kaya na kagad na hindi na papagal sa pag-alam. Puso ko ay sa'yo magmamahal. Hallelujah! Iniibig ka namin, mahal na Panginoon. Minamahal ka namin, mahal na Panginoon. Kung ikaw ay sa Hallelujah! Patuloy natin dami ng presensya ang pag-ibig na mahal na Panginoon. Ihalang tunay na pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Para naman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Hindi na papagal. Hallelujah! Puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon kaya ng dagat na hindi na papagal sa pag-alala. Puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon kaya ng dagat na hindi na papagal. I love you, Lord! Pag-alala, puso ko ay sa'yo magmamahal.
magmamahal. Aba na sa ating kalagitan na matapit sa presensya ng Diyos. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! At kung ikaw ay sambahin, hallelujah! Wagas na pagsamba iyong tinggi. Kalakit na kawitin! Gaya ng dagat na hindi Aba tayo nagpapatuloy mga minamahal ang binibigay mo ang atong sa ating malamit Lord and Preacher ating malamit may malamit Papa Christ Lord sa habang panahon natatanging kayamanan ko ikaw ay sambahin wagas na pagsabay iyong dingin kalakip ng awitin. Praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus. Iyong dingin kalakip ng awitin. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Abang naramdaman natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Wagas na pagsinta galing sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Na kung saan tayo po ay pinagpala ng mahal na Panginoon, hallelujah. Na kinahabagan tayo ng mahal na Panginoon, bunga ng panalangin na ating malapastor, turo at aral na ating beloved mama dear, the Almeda family, sa mga naunang mga manggagawa na naging katuwang kabalikat, salamat na tanggap natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Katotohanan, naging daan upang tayo po ay mapalaya ng mahal na Panginoon sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Na dumating sa atin ang tunay at wagas na pag-ibig at pagsinta ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga nababanggit natin dito sa ating manalagawain kung ang ating kasalanan ay kasing laki ng barko na nasa karagatan. Napakaraming mga barko sa iba't ibang lugar sa karagatan. Pero ang pagpapatawad ng Diyos ay kasing lawak ng tubig sa dagat. Hallelujah! Ang pagsinta ng Diyos sa atin, ang wagas na pagsinta ng Diyos sa atin. Amen! Inako ng malapainoon ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Ipinanganak, ipinakita ang kanyang pag-ibig, ang ating mga karamdaman ay nagsigaling, ang ating mga buhay na dating wala ng pag-asa, nagkaroon ng pag-asa, ang ating mga bisyo, inalis ng mahal na Panginoon, inanggal kumpleto ang ating mga iba't ibang klaseng bisyo, ang ating mga pamilya na dating magulo, wasak na pamilya, wasak na tahanan, inayos ng mahal na Panginoon, hallelujah! Dahil ang pinadama sa atin ng Diyos ay yung wagas na pag-ibig niya, wagas na pagsinta. Amen! Walang kapantay. Hallelujah! Kaya sa lahat ng ating minamahal mga avid viewers, avid listeners, ang ating banalagawain sa viewers natin, lagi ng Merkules, Biyernes at Linggo, ating magawain, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibayong dagat, naabot ang ating mga kapatiran, mga kababayan, hallelujah, na tayong lahat ay iniibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag natin sayangin ang pagkakataon na binibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Ang ating gawain ni Wednesday, Friday, and Sunday, tatlo. Sa isang linggo, tatlo ang gugugulin natin para sa mahal na Panginoon. Apat ang para sa atin. Lunes, Martes, Huwebes, at Sabado. Imagine, apat na yung para sa atin. Tatlo lang ang para sa mahal na Panginoon. Hindi pa tayo nagsisikap.
Hindi pa natin binibigyan ng importansya yung tatlo para sa mahal na Panginoon. Lamang na tayo. Sa pagbibigay, ganun din. Tithes and offering lang ang hiningi ng mahal na Panginoon. Sa 100, 20 pesos lang ibibigay mo. Ngayon, yung 20 pesos halos wala nang mabili. Imagine sa 100, ang ibibigay mo lang sa mahal na Panginoon, 20 pesos. Yung 20 pesos, swerte na nga na meron tayong mga papel ngayon. Darating ang panahon na yung 20 pesos natin magiging coins na lang yan. Magiging barya na lang. Kaya ang magiging minimum na maliit na halaga na papel na pera natin ay 50 pesos na sa susunod na mga taon yan. Tapos 100 pesos, 200 pesos, 500 hanggang 1,000. Imagine, napakaliit lang ang ibinibigay natin sa mahal na Panginoon. Lagi tayo nananalangin, mahal na Panginoon, pagpalain mo ako. Mahal na Panginoon, i-provide mo ang aking mga pangangailangan. Dapat sa panahon na ito, na pandemya, pinagtatrabaho natin ang ating kaligtasan. Dapat ang ating gagawin ngayon, ang ating panalangin, baguhin naman natin. Mahal na Panginoon, okay na po na ako'y pinagpala mo sa physical, material, financial. Siksikliglig, umaapaw ng pagpapala. Ngayon ang ating maging prayer. Mahal na Panginoon, kung saan ako mahina, tulungan mo ko na maging malakas. Mahal na Panginoon, yung aking kasalanan, huwag nawa madagdagan, bagkus mawala na. Yung natitira kong kahinaan, mahal na Panginoon, tanggalin mo na. Yung aking kaliwa at kanan na direksyon ng paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, gawin mo ng diretsyong diretsyo. Yan ang ating maging prayer na. Kumbaga no, sobra-sobra nang ang pagpapala na bigay ng Diyos. Gumaling ka na, nagbago ka na, pinagpala ka na, naging maayos ng pamilya mo. Ano, hindi ba nyo ipinagpe-pray yung natitira ninyong kahinaan? Na dapat maalis na yan. Maalis na yung ating kahinaan para maging perfecto tayo sa pagbabalik ng Diyos. Amen! Perfect church! Dahil kung ikaw ay nagkakasala pa rin, mali pa rin ang ginagawa mo, delikado na yan. Ang babalikan ng mahal na Panginoon sa sanlibutan, yung mga perfectong Kristiyano. Amen! Kaya kung may natitira ka pang mga mali-mali, na iba-ibang klaseng ginagawa natin pagkakamali at pagkakasala, dapat yan ang ipagpipray na natin ngayon. Mahal na Panginoon, masumpungan mo ako na hindi na mali ang ginagawa ko. Masumpungan mo ako na tama na ang aking ginagawa sa paglilingkod sa iyo. Gawin mo na akong kaaya-aya, karapat-dapat sa iyo. Amen! Perfect church, wagas na pag-ibig ng Diyos na tanggap na natin. Amen! Ngayon, nandito na tayo sa buong katotohanan. O buong katotohanan. Imagine yung kasalanan mo kasi laki ng barko. Ang pagpapatawad ng Diyos kasi lawak ng karagatan. Tapos, gusto mong baliktarin. Yung kasalanan mo, gusto mo kasi lawak ng karagatan. Yung nagagawa mong tama kasi laki lang ng barko. Yan minsan ang ating nagiging kalagayan ngayon. Kasi hindi natin nasusunod ng 100% ang kalooban ng Diyos. Pero sabi ng banal na kasulatan, I love them, those who love me. Amen! Iniibig ko ang umiibig sa akin. Yan ang sabi ng mahal na Panginoon. Kaya ito nga ang panahon natin, delikado tayo eh. Kapag ikaw ay nagkakamali at hindi ka tinutuwid ng Diyos, delikado yan. Maka ikaw ay reprobate mind na. O alin, maka isinuka ka na ng Diyos. Siyempre, walang pagtutuwid. Nagkamali ka.
nagkasala ka. Tapos hindi ka pinapaalalahan ng Diyos. Baka reprobate mind ka na. Akala mo nandito ka pa rin sa gawain, pupunta ka pa rin sa langit. Pero hindi na. Baka isinuka ka na ng Diyos. Oh, delikado. Eh hanggat maari, yung kasalanan, ipagpipray mo na. Malapay noon, huwag mo na akong pabayaang magkasala. Gawin mo ng tuwid ang aking paglilingkod sa iyo. Gusto ko ng langit, gusto ko ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen! Kaya sa ating minamahal mga baguhan, mga kapatiran, alam nyo, pag yung kawayan tutubo, yung unang tubo nun, masarap yun, ginagawang ulam. Rabong. Pag kinuha mo yung rabong ng kawayan, pag kinuha mo na yon, hindi na tutubo yung kawayan. Dahil pinatay mo na eh. Pinatay mo na. Kinuha mo na yung rabong. Hindi na tutubo yung kawayan. Sana ganun ang mangyari. Yung ating makasalanan, putulin na. Alisin na. Para hindi na tutubo, hindi na dadami pa. Kasi pag yung kawayan na buhay at hindi mo kinuha yung rabong, ito. Yung kawayan, lalaki, tataas, diretso. Okay, kung maganda, diretso. Eh kaso, pag yung kawayan bumaluktot, mahirap mo na siyang ituwid. O baka hindi mo na siya maituwid. Ganon sa Kristiyano. Kung kawayan, tumutubo pa lang, rabong pa lang, pinutol mo na, hindi na tutubo yun, ha? Mamamatay na yon. Sana ganon ang kasalanan. Ganon, putulin na kagad para hindi na manganak, hindi na dumami. Ngayon, kung pinaintulutan mo na tumubo yung kawayan, tataas. Pag pinaintulutan mo yung kawayan, tutubo ng tutubo ngayon sa kasalanan. Kung yung kasalanan, tutubo ng tutubo ng tutubo, mga anak. Ngayon, pag yung kawayan lumihis, bumaluktot, mahirap na siyang ituwid. Ganon minsan ang mga Kristiyano. Tumubo, okay lang. E kaso naging baluktot. Baluktot, hindi na siya maitutuwid. Kaya habang maaga, ang Kristiyano, dapat yung kasalanan na gagawa, putuli na. Para hindi na tutubo. Amen! Dahil pag tumubo, maaring diretso, okay lang. Pag diretso ka, okay lang. Pag bumaluktot ka, mahirap na. Hindi ka na maitutuwid. Pag maganda ang pagkabaluktot, nagiging display lang yung kawayan. Pwedeng gawin na kung ano-anong gawin, pero pag diretso, maganda. Maganda. Sa buhay ng mga Kristiyano, tayo ngayon nandito, kung ang ating paglilingkod sa Diyos ay diretso, sigurado ang pupuntahan natin langit, magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen! Pero kung baluktot, yan na, mahirap. Baka yung pagbaluktot niya, tuloy-tuloy ka na pag-dive sa impyerno. Kaya habang maaga, habang may panahon pa, ang Kristiyano ay dapat maging masunuri na. Amen! Tatalima ka na, maglingkod ka na ng maayos, dahil ang babalikan ng Diyos, yung nakatanggap ng wagas na pag-ibig ng mahal na Panginoon. Pag wagas ang pag-ibig na natanggap mo sa Diyos, ang paglilingkod mo sa Kanya ay wagas din na pagsunod. Kaya sabi ng Biblia, if you love me, keep my commandments. Amen?
At sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran, tayo ay nasa perfect church. Tayo ay nasa perfectong gawain ng Diyos. Sa totoong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya huwag natin sayangin. Huwag natin sayangin. Kaya salamat sa mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa abroad, nagsisikap na maglingkod sa Diyos, magkakaiba tayo ng oras, magkakaiba tayo ng araw. Pero salamat sa Diyos, dahil tumubo na ang paglilingkod natin sa Diyos, natanggap natin yung wagas sa pag-ibig ng Diyos, hindi na natin nakakalimutan ang ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Kaya sa mga nandyan sa inyong mga tahanan, sumunod sa panalangin, panalangin ng pagsisisi at pagtanggap sa mahal na Panginoon. Sabi natin, mapagpala ang masalangit sa pangalan ni Jesus, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po, isang taong makasalanan, nagbabalik loob ako sa iyo. Maglilingkod na ako sa iyo, mahal na Panginoon, maglilingkod na ako sa iyo. Hallelujah! Mahal na Panginoong Jesus, iniibig kita. Tinatanggap kita ngayon. Aking Panginoon, Diyos, at ari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, sampu na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, pangalan ni Jesus, Amen. O po mapagpala ang Diyos, ang banal, pangalan ng pinakamamahal ng Jesus, salamat po mga baguhan na nagbalik loob sa iyo. Patawarin mo sila sa kanilang kasalanan. Iligtas mo sila. Gawin mo silang tunay mong anak. Tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Sa pangunang dalangin ng aming mga pastor, sampunang Bilabel Almeida family, ng mga manggagawa, ng buong kapatiran, mga nangangaral sa pulpito, patuloy na dumadalangin sa lahat ng mga baguhan na maglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, gawin mong silang tunay mong anak. Sulat mong kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Ngayon, hanggang sa iyong pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. At yung mga beloved foreigner brethren in abroad, sa lahat ng dako na meron tayong mga beloved kapatiran, brethren, nakapag-asawa ng mga foreigner, tayo lahat ay mag-pray. Lord, there is Jesus. Thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, there is Jesus. Have mercy on me. Lord, there is Jesus. Thank you so much that you born in this world and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Lord, there is Jesus. I accept you now as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. In Jesus' name, Amen. Yes, Lord, there is Jesus. To the first, beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, the Almeida family, your humble servant, Lord, there is Jesus. Bless our beloved viewers, the foreigner brethren. Pagpalain mo lahat, ang mga kapatiran, sampunan ka ng mga loved ones, mga mahal sa buhay. Ingatan mo, sulat mo mga pangalan sa aklat ng buhay ngayon hanggang sa iyong pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Have faith in God. There's no distance in prayer. Manampalataya, ating mga baguhan, mga viewers, hawakan nyo ang inyong mga ulo na mga may sakit kayo, magsisi, hawakan ng cellphone, ipatong ang kamay sa ating mga ginagamit na gadget. Let us pray. Opo, mapagpala ang Diyos, ang mabanal sa pangalan ni Jesus. Patawarin mo kami sa mga kasalanan, pagkukulang. Gasa mo kami ng kabanal-banal mong dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Pinakamamahal pa ni Jesus, kabagan mo kami. Mahal na Panginoon, pagalingin mong aming karamdaman, lutasin mo yung mga problema, palayain mo kami sa aming mga natitirang mga bisyo.
Pagpalain mo kami sa physical. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin yung pinakamamalabang Jesus. Isang malakas na palakpak para sa ating pinakamamahalabang Jesus. Hallelujah! Lahat tayo, takas ang ating dalawang kamay, sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. Huwag Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Mga kapatiran, pagpalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! 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 Palakpakan muna natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Tayo muna itatako sa ating pagbibigay. Lahat ng mga anak ng Diyos, huwag natin kalimutan ang ating gawain ni Wednesday, Friday, and Sunday. Ito sa ating pastoral house ng Barangay ng Sabaron, Bangal La Union. Lahat ng gusto pagpalain, magbigay sa gawain ng Diyos. Giving is receiving. Amen! At huwag natin kalimutan ang naglilingkod sa altar ay mabubuhay sa altar. Ating napag-pray muna ang ating special love offering, Brother Chris, para sa ating gawain. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Amen and amen. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! God bless po sa ating beloved Lord Preacher. Hallelujah! Opo, na kailang mapagpala po namin, Ama, sa langit, sa pangalan po, Lord Jesus. Hallelujah, minsan pa, pinakamaman na Panginoon. Kami po'y namamanik sa, hallelujah, iyong luklukang ng trono ng biyaya sa langit, mala Panginoon. So, ang dalangin ang blood, Pastor Luis Almeida, Lord Jesus. Hallelujah, minsan pa po, pinakamaman na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, pagpalain mo po, pinakamaman na Panginoon. Ang lahat ng aming pumaminamalang mga kapatiran na nasa kanilang puso, lagi ang kasiyahan, katuwaan at kagalakan, naganapin at sundin ang kalooban mo, pinakamamala Panginoon, sapagkat sa kabila nito ay mayroong ganting palabuhat sa iyo, natatamuin sila, pinakamamala Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain sa lahat ng bagay, pinakamamala Panginoon, sa physical, material, financial, at sa spiritual na pagpapala sa lahat ng bawat trabaho nila at napagkakitaan nila sa mga may negosyo, patuloy mo silang pagpalain, mala Panginoon. Hallelujah, pangpatuloy mo silang magamit para sa mga karagdagang pangailangan niyong gawain, maging sa pagbibigay para sa lahat ng mga pangailangan ng gawain mo sa pangalan ni Jesus, sa unang dalangin ang beloved Lord, Pastor Willy Estrada Almeida, in Jesus' name, Amen. Hallelujah. Sa mga paboring awitin ng mga awit, sa mga patotoo, sa mensahe ng kaligtasan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga viewers, mahal na Panginoon, tagpuy mo ang kalamang pangangailangan. Ingatan mo sila, ilayo sa disgrasya at kapamakan, ang matatapat na mga kapatiran na naaabot ng banal na gawain mo, mahal na Panginoon, ng Merkules, Biyernes at Linggo. At sa amin, Jesus, Miracle Hour, gabi-gabi, pagpalain mo mga kapatiran.
Patuloy ka pa magligtas sa mga baguhan, ng mga kapatiran, mga kaluluwa na maglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, sa pangkalahat ng panalangin namin, mga pastor, beloved Almeda children, ng abang lingkod, patuloy mo kaming panghawakan at gamitin sa banal na gawain. Mahal na Panginoon, tulungan mo kami, lahat ng aming mga kapatiran, pagpalain mo Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa abroad. Aming mga pastor, bigyan mo ng kalakasan, kalusugan, mga abang buhay, Almeda children, sa lahat ng mga manggagawa. Pagpalain mo kaming lahat ngayon hanggang sa pagbabalik, ibalik mo kami sa susunod na gawain namin ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. At bigkasin mo kami ang dakilang pag-ibig. Aming inakin ng tagumpay, ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God bless you po mga kapatiran. Palakpakan muna natin ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Hallelujah.